Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Maya-maya lang po ay magsisimula na ang special joint session ng Kamara at Senado kung saan makakasama ng mga mambabata si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Kaugnay po niya, nasa linya ng telepono si Bella Lesboras para sa update. Bella? Yes, Dominique, inaabangan na nga ang pagdating dito sa batas ng pambansa ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Sa isang espesyal na pagkakataon, magbabahagi ng talumpati ang foreign leader sa ikinasang joint session ng Senado at Kamara. Kanina nga, parehas nang nagpasa ng resolusyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso ukol dito. Sa ngayon, Dominic, mahigpit naman ang seguridad na pinahihiral sa lugar. Nasasabik na ang mga mababata sa magiging speech ng Japanese Prime Minister at kung kaya silang ang talumpati nito, iikot sa iba yung pagpapalakas ng samahan at kooperasyon ng Pilipinas at Japan. Inaasahan din nilang mababanggit ni PM Kishida ang mga mahalagang issue ukol sa defense and security, ekonomiya, agrikultura, turismo, kalakalan, kalusugan at iba pang mahalagang aspekto ng lipunan. Dominic, sa mga puntong ito, no, bukod sa mga senador at kongresista, ay dumating na rin dito sa plenary hall ng batas ng pambansa ang mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang mga miyembro ng Diplomatic Corps. Inaabangan nga natin yung pagsimula ng programa na, at pagdating ni PM Kishida at yan ay inaasahan bandang alas 11 ng umaga. Dominic? Alright, maraming salamat, Bella Lesboras. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok ang pamahalaan sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Gaza. Sa ngayon, aabot na sa 115 ang bilang ng mga Pinoy sa nasabing bansa na nagpahayag ng kagustuhang umuwi na. Ayon sa Pangulo, nakipag-usap na ang mga kinatawan ng Pilipinas sa Israeli government. Katunayan, sumulat na si Foreign Affairs Secretary Enrique Banalo sa mga counterpart niya sa Israel at Egypt kaugnay sa ligtas na pagdaan ng mga Pilipino sa Rafah border mula Gaza. Tiniyak din ni President Marcos na may nakahanda ng mga bus sa Cairo para sa mga Pinoy na makakatawid sa nasabing border. Ipinaliwanag naman ng Pangulo na mas matagal ang proseso para sa mga kababayan nating nakapag-asawa ng Palestinian. We have no control over this. It is between the Israelis and the Palestinians. There is also a complication because some of the Filipino nationals, mga babae na may napangasawa na ng Palestinian, hindi pinapalabas yung Palestinian. So many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi. Dahil siyempre ayaw naman nilang iwanan ang asawa nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang anak. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming social media accounts. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga.